Tuloy-tuloy na po, minamagdadako na po tayo sa ating pakikinig o pag-aaral ng banal na salita na ating pinangwalapay ni Jesus bilang pagbibigay galang sa banal na salita po na ating pinangwalapay. Tayo muna po, minamag, panandali po tumayo at narito po akin ay binibay po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamahal Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Maganda nga po na po. Mamaya naman tayo po ipanandali ang manalangin bago tayo dumako sa banal na salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po yung manalangin. Dakilat na pagpala po naming Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Mala Panginoon, nagpupuri po kami, nagpapasalamat po kami sa napakadakila at napakangalagang okasyong ito. Mala Panginoon, muli mo kami pinagkatipon-tipon upang sambayin at purihin. Pasalamatan ka, Mala Panginoon, sapagkat ginugunita namin sa mga sandaling ito, Mala Panginoon, ang iyong pagdalaw sa amin. Mala Panginoon, ikaw ay bumaba dito sa lupa upang kami po, Mala Panginoon, ay tubusin at iligtas sa aming mga kasalanan, dakilang Diyos. Kami po yung nagpapasalamat, Mala Panginoon, isa po kami sa mga tumanggap ng dakilang regalo na nagbumula sa iyo, ang kaligtasan ng aming mga kaluluwa, Mala Panginoon. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat po, Mala Pang naunawaan po namin ang tunay na diwa ng Pasko, Mala Panginoon. At dalangin po namin minsan pa, pagpalain mo po yung mga salita. Patuloy po kayo mangusap sa bawat isa sa amin, Mala Panginoon. Hallelujah, buksan mo mga puso, mga pangunawa, lalo na po ang aming mga baguhan, mga bisita, ang mga nanonood sa webcast, Mala Panginoon, sa aming live streaming. Abutin mo sila, Mala Panginoon. Kayo maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, maging pagpapala sa lahat ng mga nakakapanood at nanonood, Mala Panginoon. Hallelujah, sinasabay namin ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamahal pong mamay na malabang inianda po natin ang ating pambungad na talata dito sa Mateo 1, talatang 18 hanggang 25. Mga minamahal, nagpapaabot muna ako ng pagbati sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga minamahal natin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat ng mga beloved workers, sa ating mga beloved instrumentalists, beloved choir members, sa lahat po ng mga bisita, mga minamahal natin mga kaibigan, mga kababayan sa lugar na ito, magandang hapon po sa inyo. Maging sa ating mga webcast viewers, mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, lahat ng mga naaabot po ng ating banal na gawain, magandang hapon po at na maligayang panonood po sa ating banal na gawain. Nagpapaabot din po ako ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family. At sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri at pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen. Everybody shout, praise the Lord! Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, at binabati rin natin maminamahal ang ating mga bisita, ang ating beloved Kernel Kapalad, ang kanyang beloved wife, isang po na kanyang mga kasama. Maminamahal, hindi po tayo nakalimutan ating beloved brother Kernel. Lagi tayong pinupuntahan sa ating pong okasyon, maminamahal. Amen. Sa kabila ng kanyang kaabalahan. At maminamahal, kayo hindi, buksan muna natin ang ating talata, ating pambungad na talata, Mateo 1, 18 hanggang 25. Dito po sa Mateo, Kapitulo 1, talatang 18 hanggang 25. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibas ay lalaking matuwid, ay ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Dadapot, samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David,
huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganak na isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalaga'y magdadalang tao at manganak na isang lalaki, at ang pangalang itatawag niya sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog, at ginawa niya ang ayos ay pinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon, at tinanggap ang kanyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa mapanganak ang isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Amen. 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 Maminamalang ating pong paksa ay pamagatan po natin the price of Christmas. The price of Christmas. Ang katumbas o ang alaga ng Pasko, maminamahal. Alam nyo, maminamahal, para sa atin, iniisip natin, maminamahal, na ang Pasko, maminamahal, ito po ay isang special na okasyon lamang. Panahon ng pagbibigayan. Panahon ng paghahanda ng masarap na pagkain. Panahon ng pagkikita-kita ng mga mahal sa buhay. Panahon, maminamahal, na tayo'y tumatanggap ng mga material gaya ng ating nakasanayan. At iniisip natin ito, maminamahal, pagkatapos nito ay tapos na. Ganun lang. Parang nakasanayan na natin, maminamahal, naging pamilyar na palagi na natin ginagawa. Kaya nga, para sa atin, maminamahal, parang ito po'y napakakaraniwan na lang. Parang napakaliit lang na bagay. Parang karaniwan na lang gaya ng ginagawa natin sa araw-araw na buhay natin. Pero tandaan po natin, mga minamahal, napakamahal ng katumbas ng Pasko. Napakamahal. The price of Christmas. Bakit, mga minamahal, napakamahal ng katumbas ng Pasko, mga minamahal? Bakit? Sinabi rito, mga minamahal, na wala nang pinakamahal o pinakamahalagang sandali na ganap sa buong mundo sa kasaysayan, mga minamahal, kundi yung Pasko. Yan po ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Sapagkat, mga minamahal, hindi po karaniwang okasyon yan. Hindi yan katulad yan ng simpleng selebrasyon ng pagdiriwang ng kaarawan. Kundi, mga minamahal, ang Pasko, mga minamahal, ito po ay araw na bumaba ang Diyos. Ito po yung araw, mga minamahal, na binigyan tayo ng pansin. Birin nyo, mga minamahal, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos, mga minamahal, na gumunaw ng mundo noong panahon ni Noah. Nilipol ang lahat ng mga tao sa loob ng 40 araw, mga minamahal, na naubos ang mga tao dahil ang tao po'y napakasama. Ang Diyos na napakamakapangyarihan sa lahat, binigyan tayo ng pansin, mga minamahal, pinagkukulan tayo ng panahon. At sinabi ni David, mga minamahal, kung susundan natin yung talatang Psalms, chapter 8, verse 4 and verse 5. O, ano ang tao upang iyong alalahanin? Sino ang anak ng tao na iyong pagkukulan ng pansin na siya'y dinalaw mo? Dinalaw tayo ng Diyos. At pinutungan tayo ng dakilang karangalan. Sabi, ginawa tayong kaunting mababa lamang sa Diyos at pinutungan tayo ng kalulatian ng karangalan. Sa verse 4, maminamal, kung mababasa natin ang verse 4, sabi, ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao upang siya'y iyong dalawin?
Ito yung napaka-importante, mga minamahal, na nangyari sa buong sanlibutan. Yung bumaba ang Diyos, dinalaw po tayo. Ang Diyos na dapat, mga minamahal, na dapat puksain tayo gaya ng ginawa niya noong kapanahonan ni Noah. Dahil sa kasamaan ng tao noon, sabi, wala na silang ibang inisip, kundi puro kasamaan na lamang. At sabi ng Diyos, pinagsisisiyang kong ginawa ang tao, kaya lilipulin ko ang lahat ng taong nananahan sa ibabaw ng lupa. Ngayon, maminamahal, kung ikukumpara niyo yung kasamaan ng tao noon sa kasamaan ng tao ngayon, mas masama po ang tao ngayon. Mas masama ang tao ngayon. Kasi noon, wala pang computer. Wala pang lumalason sa isip ng tao noon. Ang kasalanan nagagawa lang ng tao, maminamahal, pagpatay. Pagnanakaw. Pang-aapi sa kapwa. Pero yung karumal-dumal na kasalanan ng tao ngayon na yung iba ginagahasa, mga bata, kahit sanggol ginagahasa, pinapatay. Yung kasamaan ngayon na nangyayari, maminamahal, na nababasa natin sa payagan na ang mga tao pagkatapos gawa ng masama, pagpuputol-putulin, ilalagay sa sako. Mayroon pa, maminamahal, ipapasok sa drum, lalagyan ng sumento, buhay, ililibing ng buhay sa sumento, tapos itatapon sa dagat. Noon wala yan. Mas worse ang tao ngayon, mga minamahal, kung ikukumpara sa mga tao, o mas worse ang tao ngayon kaysa sa mga tao noon. Kasi wala pang internet. Ngayon, kahit maliit na bata, alam na yung mga mahalay na bagay. Alam na yung mga karumal-dumal, alam na. Kasi nasa computer age na tayo, mga minamahal. 3 years old, pinahawak nyo na ng cellphone. Pinahawak na nila ng mga tablet na nakikita nila ng mga bata doon ang mga karumal-dumal. Marami mga games na patungkol sa pagpatay, patungkol sa panggagahasa, patungkol sa iba't ibang kasamaan, kaya madaling na-adapt ng mga bata. Kaya napakaraming mas masama ngayon sa panahon natin kaysa nung panahon ni Noah, mga minamahal. Pero noon, ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng tubig. Samantalang hindi naman sila, kung ikukumpara sa kasamaan ng tao ngayon, mas masama ang tao ngayon. Pero sa panahon natin, mga minamahal, na sinabi ko nga sa inyo, mas masama at mas worse ang tao ngayon. Imbis na tayo po ay lipulin, imbis na tayo patayin ng Diyos. Dahil sa kasamaan, dahil ang tao hindi nagbago, mga minamahal, patuloy na gumagawa ng kasamaan. Sinabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang mga tao ngayon, kahit walang makain, makainom lang ng alak, pwede na. Masaya na sila. Hindi nila alam na sila'y templo ng Diyos. Our body is temple of the living God. We are the temple of the living God. Pag sinira mo ang templo ng Diyos, wawasakin ka ng Diyos. Tapos magsisimba ka, mananalangin ka sa Diyos, mala Panginoon, bigyan mo ko ng malusog na katawan. Pagalingin mo ang aking karamdaman, tapos iinom ka ng alak, maninigaryo ka. Sinisira mo yung katawan mo, doon nang gagaling ang sakit, tapos mananalangin kang bigyan ka ng kalusugan, gumaling ka sa karamdaman. Sinisira natin ang templo ng Diyos. We are the temple of the living God. Our temple is the resident of God. Ang templo ng Diyos, sabi, ngayon, ang templo ng Diyos ay tayo. At ang templo ng Diyos ay banal. Kaya, mga minamahal,
Sinabi ko sa inyong mas pinagpala tayo ngayon sapagkat may Pasko. Sapagkat kung may Pasko noon, panahon ni Noah, hindi ginunaw ng Diyos ang mundo. Sa atin, ang nagligtas sa atin mula sa kapamakan, mga minamahal, ay ang Pasko. Kung walang Pasko, mga minamahal, maaring naging gaya na rin tayo ng lumang mundo, ng lumang daigdig. Kung walang Pasko, mga minamahal, maaring naging Sodom at Gomora na tayo, na nagpaulan ng Diyos ng asupre at apoy. Kasi masahol pa tayo sa Sodom at Gomora. Sa Sodom at Gomora noon, patago ang mga lalaki, kapwa lalaki, patago kung gumawa ng kahalayan. Opposite yung the same, yung same sex, parehong lalaki, gumagawa ng kahalayan gaya ng ginagawa ng kababai, ng lalaki at babae, parehong lalaki sila. Pero ginagawa nila patago nung panahon ng Sodom at Gomora. Mga babae, gagawa ng kahalayan sa kanilang kapwa babae, ginagawa nila patago. Kahit paano, meron silang hiya. Patago nilang ginagawa. Mga may asawa na, pakikialaman ang asawa ng iba. Hindi pa kasal. Ginagawa na ang ginagawa ng mag-asawa. Ganun ang Sodom at Gomora noon. Walang tinatawag na good moral character. Pero ginagawa nila patago. Patago nila ginagawa. Kasi sinabi ko sa inyo, mas masama ang tao ngayon kasi ngayon ginawa ng legal. Sa ibang bansa, pwede nang ikasal yung same sex. Parehong lalaki, ikasal. Mag-ahalikan sa harap ng pare. Ikaw lang isip-isipin mo yung dalawang lalaki nag-ahalikan sa harap mo, nakakasuka. Dati ginagawa nila yun patago, panahon ng Sodom at Gomora. Pero ngayon, halantaran na. Sa simbahan pa, sa lupa ng simbahan. Ginagawa ng lalaki at babae na dapat gawin lamang sa apat na sulok ng kwarto, ginagawa sa kung saan-saan. Naging karaniwan na lang. Kaya nga, kung walang Pasko, mga minamahal, maaring naging Sodom at Gomora na tayo, meron ng umulan ng apoy mula sa langit at ginunaw ang mundo dahil sa kasalanan ng tao ngayon. Kaya nga, napakamahal, mga minamahal, bago nagkaroon ng Pasko. At napakalaga ng Pasko para sa atin. Kung walang Pasko, mga minamahal, wala po tayong kapatawaran. Wala tayong pag-asa. Wala tayong kaligtasan. Lahat tayo papunta sa impyerno. Pero dapat alamin natin, mga minamahal, at malaman natin na bago nagkaroon ng Pasko, napakaraming nagsakripisyo. Matuloy lang ang Pasko. Amen? Kaya nga, napakamahal. The price of Christmas. Kahit isang mundong kayamanan, hindi kayang bayaran bago naganap ang Pasko, kaya hindi ito karaniwang okasyon. Kung maari lang, gawin nating araw-araw Pasko, mga minamahal, dahil sa dakilang kasaganaang ibinigay na biyaya ng ating dakilang Diyos. Kung maari, gawin nating araw-araw Pasko. Lagi tayo nagse-celebrate, nagdiriwang sa araw ng Kapaskuhan sapagkat nagpapasalamat tayo sa Diyos. Na kung walang Pasko, dapat naging katulad tayo ng Sodom at Gomora na pinaulanan ng apoy. Katulad tayo ng lumang mundo, panahon ni Noah, na ginunaw sa pamagitan ng baha. Ngayon, tinatakot lang tayo ng Diyos. Parang pinagbabantaan lang tayo. Pag hindi ka tumigil sa kasalanan mo, ganyan ang mayayari sa iyo. Nagbabaha nga, pero hindi naman 40 araw na umuulan. Nagbabaha lang dun sa mga lugar. Pero hindi talaga nililipol ng Diyos ang mga tao. Binabantaan lang. Para ipaalam sa atin, mga minamahal, na may hustisya ang Diyos sa kasalanan.
Amen? Kasi kung hindi, gagawin ng Diyos yan, maminamal, isipin natin, hindi pinakikialaman ng Diyos ang kasalanan. Ang kasalanan ay baliwala sa Diyos. Hindi niya bibigyan ng hustisya ang kasalanan pag hindi niya ginawa na magkaroon ng mga kalamidad, magkaroon ng mga lindol, magkaroon ng epidemya. Iisipin ng tao, maminamal, na pwede lang gumawa ng kasalanan at ang Diyos ay walang hustisya sa gumagawa ng kasalanan. Amen? Kaya nga, maminamal, magpasalamat po tayo. Merong Pasko. Amen? At ang Pasko, maminamahal, ito po ay ang pagbaba ng Diyos. 2,000 years ago, bumaba ang napakadakilang Diyos. Ipinanganak sa sabsaban, mga minamahal. Walang katumbas na pag-ibig. Hindi niya tayo, mga minamahal, inaring kalaban. Hindi siya naparito para tayo puksain. Hindi siya bumaba, mga minamahal, para bigyan ng hustisya ang ginawa nating kasalanan. Hindi po. Naparito siya para sagipin tayo. Sagipin. Sinabi ng Biblia, ang itatawag na pangalan sa kanya ay Yesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Imbis na pagbayarin tayo sa kasalanan, imbis na tayo po, maminamahal, ay parusahan sa ating kasalanan, yung Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal, ang umako ng ating kasalanan. Sinabi ng Roma 5:8, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Siya'y namatay nang dahil sa atin. Dapat tayo po mamatay, mga minamahal. Dapat katulad tayo ng Sodom at Gomorrah, pinaulanan ng apoy mula sa langit. Dapat katulad tayo, mga minamahal, na lumang mundo na namatay, mga minamahal, sa baha. Nalunod lahat ng tao. Pero napakadakila ang Diyos, mga minamahal. Yan ang pinakasentro ng ating pagdiriwang, hindi po pagkain, hindi regalo, hindi bonus, hindi yung 13-month pay. Ang pinakasentro ng pagdiriwang ay ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa atin, mga minamahal. At hindi lang tayo iniligtas, sinabi ng Biblia, binigyan niya pa tayo ng pagkakataong makapiling niya sa langit. Binigyan niya pa tayo ng pagkakataong makapiling sa langit. Yan ang talagang dulot ng Pasko. Yan talaga ang hatid ng Pasko, mga minamahal. Hindi karaniwan, hindi simple, napaka-importante. At dapat isipin natin, mga minamahal, ang katumbas ng Pasko bago natuloy ito. Ang daming mga nagsakripisyo. Unang-una si Mary. Si St. Mary, mga minamahal, imagine, mga minamahal, dadali niya ng 9 na buwan sa sinapupunan niya yung Diyos na lumilim sa kanya. Wala siyang asawa, isang dalagang tao, birhen. At ayon sa mga mananaliksik sa Biblia, mga minamahal, ang ating ang si St. Mary nung panahon na yun na ipinanganak ang mala panong Kristo ay mga teenager lang siya, mga 19 ang edad niya, birhen. Birmo, sa loob ng 6 na buwan dinala niya yung sa kanyang sinapupunan yung Diyos na nagkatawang tao. Dinala niya, mga minamahal, yung sabi ng Bible sa Banal na Kasulatan, the same Mary endured. The same. Yung araw-araw lalabas siya, mga minamahal, sa loob. Na 9 na buwan, pinagtatawanan siya. Pinagchichismisan siya. Ang tingin sa kanya ay babaeng mababa ang lipad. Babaeng kaladkarin. Kasi walang asawa na buntis. Pero, yan po'y isa sa katumbas ng alaga ng Pasko. Para matuloy lang ang Pasko, mga minamahal. Kung tutusin, binibigyan ng Diyos ang tao ng kalayaan. Pwedeng sabihin ni Mary, wag akong gamitin mo. Wag ikaw,
Huwag ako ang gamitin mo. Ayoko. Dadalhin ko sa loob ng siyam na buwan ang kahihiyan. Uusigin ako. Pagchichismisan ako ng mga chismoso, mga chismosa sa Israel. Dahil doon pa lang marami ng chismosa noon. Sila yung makabagong CCTV noon. Hindi mo na kailangang maglagay ng CCTV. Chismis lang, kala mo, CCTV na. Grabe mga minamahal, pero ang iniisip ni St. Mary, yung matuloy ang Pasko. Pag hindi siya pumayag, mga minamahal, napakalaki ang mawawala sa mundo. Walang maliligtas. Lahat tayo mapapahama. For the wages of sin is death. Pagdudusahan natin ang ating kasalanan, mga minamahal. Pero dahil sa pumayag sa St. Mary, imbis na parusa ang tinanggap natin, sabi, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Imbis na parusa, regalo ang katumbas, mga minamahal, na ibinigay na sakripisyo ni St. Mary. Siguro kung ikaw ang sa iyo mangyari yun, mga minamahal, siguro kahit anong sabihin mo, naku, ayoko. Maghanap na lang ako kayo ng ibang babae dyan, wag ako. Sabihin mo, dalin mo yung kahiyan sa loob ng siyam na buwan. Amen? At hindi lang yan. Kung hindi siya inako ni St. Joseph, mga minamahal, kung hindi siya tinuluyan ni St. Joseph, napakasalang, pwedeng mamatay si St. Mary sapagkat ang batas mga minamahal ng kautusan ay kinakailangan mamatay ang isang babae na nangalunya. May parusang babatuin hanggang mamatay. Ang babaeng walang asawa pero nabuntis. Ibig sabihin, nangalunya siya. Wala siyang asawa, nakiapit siya sa lalaki. O nangalunya siya sa lalaki. May parusang kamatayan, binabato sila hanggang mamatay. Ganon kahigpit ang utos noon sa batas ni Moses. Amen? Pero hindi niya inalintana, mga minamahal, na manganib ang buhay niya. Hindi niya inalintana na siya, mga minamahal, ay lumabas na kahiyahiya. Mga minamahal, inako niya yon alang-alang sa atin. Ganun kamahal ang Pasko. Amen? Pati si St. Joseph, mga minamahal, nagsakripisyo. The price paid by Joseph. Kung tutusin, ayaw niya na, mga minamahal, tatalikod na siya. Sabi niya ng talatang nabasa natin, nung nalaman ni Joseph na ang kanyang kasintahan na si Mary ay nagdadalang tao, sabi, siya ay tatakas ng palihin. Hindi niya ipapaalam kay St. Mary na iiwanan na siya, patakas, patago. Tatakbuhan niya na si St. Mary kasi dalaga, biglang nabuntis. Hindi naman sila nagkakatabi. Kasi noong unang panahon, walang girlfriend, walang boyfriend noon. Engagement lang. Ang nagkakasundo yung mga magulang. Mag-i-engage kayo. Hindi panahon ngayon, hindi kapatulad ngayon. Sa panahon ngayon, talagang napaka ano na ng tao ngayon. Hindi pa kasal, nagsasama na. Amen? Hindi pa sila kinakasal, nagli-live in na. Minsan, magkasintahan pa lang, magkasama na doon sa mga kung saan nila gustong pumunta. Noon, hindi ganun, mga minamahal. Pinagkakasundo lang sila ng magulang. Hindi nakikita si St. Mary at si St. Joseph. Hindi sila katulad ngayon na kapag kayo ma-engage na kayo, boyfriend, girlfriend na kayo, pwede na kayong magsama. Noon hindi. Biro mo hindi man lang nakakausap ni St. Joseph sa St. Mary, biglang nabalitaan na buntis. Eh siya lang naman ang kasintahan noon. Engage na sila. Kaya sabi, lihim na tatalilis si Joseph at hindi niya pananagutan si St. Mary. Amen? Pero, sinabi ng anghel, Joseph, Jose, sabi, wag kang matakot, wag kang mag-alinlangan, sabi rito,
Sabi nung talatang nabasa natin, mami naman, sa Mateo, kung babalikan natin yung Mateo, Kapitulo 1, Kylie, yung anong version, yung 21 niya, ano? Sa katat ng Mateo, Kapitulo 1, talatang, ganito pong pagkasabi. Tapos samantalang isip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa pamamagitan. Yung mic pag-alis. Na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Verse 20. Sa verse 20 yun. Okay na po. Yun ang inabasa niyo. Sabi dito, datapot samantalang pinag-iisipan niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon at napakita sa kanya sa panaginip, nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Espiritu Santo. Yun yung Diyos. The Holy Spirit. The Holy Spirit, sabi ng Biblia, God is a Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Sasambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Yung Diyos na Espiritu, sabi ng Biblia, maminamal siya po ang dinadalang tao ni St. Mary, yung Diyos na Espiritu. Lumilim sa kanya para maipanganak siya sa tinatawag na biological process, gaya ng pagkapanganak ng tao kapag ipinapanganak. Amen? Mismo ang ating malapanong si Kristo dumaan sa tinatawag na biological process ng pagiging tao. Para ang mga tao maminamahal ay pabaniwalain sa pamagitan ng pananampalataya. Para lumabas na siya ay karaniwang tao. Si Saint Joseph, mga minamahal, tiniis niya yung araw-araw pinagwiwikaan siya ng masama. Araw-araw, maminamahal, pinagtatawanan siya ng mga kaibigan, mga kakilala na ang tawag, ang pag-aalam sa kanya, babaeng o lalaking, ang tawag sa panahon natin ngayon, yung lalaking na iputan daw sa ulo. Ganun ang tawag ng mga tao ngayon. Pag mayroon kang kasintahan, biglang naunahan ka pa ng iba. O mayroon kang asawa, may gumalaw na iba. Ganun ang tingin kay St. Joseph. Pero hindi alam ng tao, ito po'y isang banal na plano ng Diyos. Tiniis niya yun. Ganun kabigat, ganun ang kamahal, ang Pasko, mga minamahal. Ang tinignan natin, ang nalalaman lang natin, basta nakita lang natin sa sabsaban ang Diyos na nagkatawang tao, pero hindi natin alam kung gaano kamahal ang katumbas nito bago natuloy ang Pasko. Maraming nagsakripisyo. Amen! Maraming mga taong naglaan ng kahihiyan, nalagay sa panganib ang buhay. Maraming tao ang nangamatay. Matuloy lang ang Pasko. Nung panahon ni Herodes, mami na mahal, kung mabasa niyo Mateo 2:16, lahat ng mga bata, 2 years old, above o below, 2 years old below, pinagpapatay ni Herodes. Ganun katumbas, ganun kamahal katumbas ang Pasko. Lahat ng mga bata noong mga panahon na yun, 2 years old below, mga minamahal, pinagpapatay. Basahin po natin ito sa Mateo 2:16. Dito po sa Mateo chapter 2 verse 16, sabi po, na magkagayoy nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at na nag-utos at pinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nga sa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon, mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. Amen. 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 Samantalang tayo, hindi natin tinitignan yung the price of Christmas. Ang tinitignan lang natin, ang Pasko ay araw ng pagdiriwang, araw ng kasiyahan, araw ng pagtanggap ng regalo, pagkain na masarap. Doon lang tayo nakapokus, pero mga minamahal, yung talagang hatid ng Pasko,
Hindi natin na, maintindihan at hindi natin alam bago na tuloy ang Pasko, napakamahal ng alaga niyan. Biro mo mamatay mga bata? Siguro kung merong mga sanggol noon maminamal na 100,000, 200,000, ganun karami ang namatay na sanggol noon. Amen? Samantalang tayo, basta na lang natin tinanggap ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas na kinabang na tayo sa Pasko. Amen? Huwag nga tayo'y sumampalataya, magsisi. Tanggapin natin ang mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas na kinabang ka na sa Pasko. Pero yung mga taong nagsakripisyo sa likod nito, si St. Mary, si St. Joseph, ang mga sanggol na namatay, yung tatlong pantas na nagpahayag na ang batang yun ay napinanganak sa sabsaban ay Diyos na nagkatawang tao. 2 years nilang inanak. Mga astronomers, naglakbay sila ng miles. Napakalayo ng pinanggalingan ang kanilang sinakyan ay mga kamelyo. 2 years naglakbay sila para hanapin ang ipinanganak na sanggol na Diyos na nagkatawang tao. 2 years. Iba-iba yung lugar na kanilang pinanggalingan. Ang isa'y galing sa Arabia, ang isa'y galing sa India, at ang isa'y galing sa Syria. Sila po'y mga astronomers. Talagang sabi, masikap nilang siniyasap. Ano ibig sabihin ng between na yun? Sabi, masikap nilang siniyasap. Sinuri, anong ibig sabihin nun? At nagkasundo sila, maminamahal, iisang kanilang paliwanag na ang Diyos ay bumaba na katawang tao dahil iniibig niya ang sanlibutan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Napakadakilang pag-ibig! Higit sa lahat ang sakripisyo na ginawa ng dakilang Diyos natin, ang Diyos natin pinaglilingkuran. Wala nang pinaka tutumbas pa sa napakalaking halaga ng sakripisyo na ginawa ng mahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang pinakamahal, ang pinambayad, pinakamalaki ang investment sa araw ng Pasko, ang sakripisyo ng ating dakilang Diyos. Imaginary ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, nagpakababa, sabi ng Biblia, sabi ng Philippians chapter 2 verse 6 up to 8, na siya, bagamat siya ay Diyos, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay nag-anyong alipin at nagpakamasunurin, oo, nagpakamasunurin hanggang kamatayan sa krus. Isang hari, maminamahal hari ng mga hari, pinanganak sa isang kulungan ng hayop. Mabaho, madumi, malamok. Walang nagpatuloy sa kanila. Sabi ng John chapter 1 verse 10, 11, 12. Sabi diyan, siya ang gumawa ng sanlibutan. Ang sanlibutan ay ginawa niya, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan. Hindi siya tinanggap ng sanlibutan. Kinatok lahat nila St. Mary, maminamahal, ang mga panuluyan. Walang nagpatuloy. Ang hari ng mga hari, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, bago ginawa ng Diyos ang mundo, maminamahal, inihanda niya na ang pangangailangan natin, ang tirahan natin, lahat ng mga basic needs ng tao, bago niya inilagay, maminamahal, ang tao sa sanlibutan. Kumpleto na sa lahat ng pangailangan. Binigyan niya ng tirahan, binigyan niya ng pagkain, binigyan niya ng inumin, lahat ng pangailangan sa kanya inilagay at tao, nandun na pangangailangan, pero hindi siya tinanggap. Nung ang mahal na Panginoon naman, maminamahal, ang kumakatok sa puso nila, hindi nila tinanggap. Hindi man lang inisip nila na tayo, mga minamahal, pinagmamalasakitan ng Diyos, pero tayo, walang pagmamahal sa Diyos. Pero ang benepisyo naman, na kapag ikaw ay sumampalataya sa batang ipinanganak, maminamahal, sa sabsaban, sabi, ngunit ang tumanggap sa kanya ay binibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos. Sa makatuwid ay ang sumampalataya sa kanyang banal na pangalan. Basahin natin John 1:10-12, maminamahal.
Saklat po ng Juan, Kapitulo 1, talatang 10 hanggang 12. Siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Sa 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya na sila'y karapat-dapat maging mga anak ng Diyos. Sa makatawid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Amen. 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 Kaya may mga tao maminamal hindi naniniwala si Kristo ang Diyos eh. Nagbabasa rin ng Biblia. Wala silang Pasko, hindi sila naniniwala may Pasko. Wala silang Pasko, maminamal. Kasi hindi sila makapaniwala na magagawa ng Diyos na magkakatawang tao. Nahuhubarin ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos. Amen? Pero sa Diyos, walang imposible. Sabi nga ng awitin kanina, matutupad. Amen? Sa kanya sabi, sa kanyang layunin, sa kanyang kalooban, mayroong bang makakahadlang? Sabi ng kanta, sa kanyang kalooban, walang makakahadlang. Pinlano ng Diyos, ginawa ng Diyos kailanman, walang makakahadlang. The price of Christmas, higit sa lahat ang sakripisyo na ginawa ng mahal na Panginoong Kristo. Nabubuhay pa lang siya dito sa mundo, minumura na siya ng mga tao, tingin sa kanya, tao na nagpapanggap na Diyos. Ang tingin sa kanya ng mga leader ng reliyon noon ay iyong anak sa labas. Sabi ng mga pari noon, kami hindi anak sa labas na katulad mo. Sabi sa mahal na Panginoon, kami lahi ni Abraham, kami mga anak ni Abraham, hindi katulad mo na ikaw ay anak sa labas. Nilalait siya hanggang ipinako siya sa krus. Minumura siya, binugbog hanggang ipinako sa krus. Yan mga minamahal ang sakripisyo. Kaya nga, napakamahal. Hindi man lang natin nalaman, hindi man lang natin narinig sa ating kinagisnang reliyon. Dati, nung hindi pa natin alam ang salita ng Diyos, nagsisimba tayo. Tinutupad natin, maminamahal, yung simbang gabi, maminamahal hanggang matapos. Palagi yan. Taon-taon, ginagawa natin yan. Pagsimbang gabi hanggang sa 24, ginagawa natin yan. Pero kailanman, hindi natin napakinggan yung the price of Christmas. Hindi natin narinig sa mga leader ng reliyon gaano kamahal ang kaligtasan. Gaano kamahal bago natuloy ang Pasko. Yung mga nagsakripisyo, yung mga naghirap, yung hinarap ang kahiyang, hinarap ang kamatayan, alang-alang sa Pasko. Napakapalad natin ngayon, sabi ng Biblia, tumanggap ka lamang, sabi, ngunit ang sinumang tumanggap sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos sa makatuwid ang sumampalataya sa Kanyang pangalan. Tayo, wala na tayong puhunan. Hindi na tayo naghihirap, hindi na tayo namuhunan. Mananampalataya na lang tayo, maniniwala na lang tayo. Tatanggapin na lang natin ang mahal na Panginoon. Tapos yung mga hindi pa naniniwala sa Diyos eh, tatanggapin na lang ang naniniwala sa mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi naniniwala may Pasko, tatanggapin na lang nila, ayaw pa. Hindi na nga sila nagsakripisyo. Kumbaga sa ano, ibinigay na lang sa kanila ng libre. Sabi, ngunit ang kaloob na walang bayad ni Kristo ay ang buhay na walang hanggan na naka Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Kaya nga, maminamahal, pahalagaan nyo ang kaligtasan nyo. Pahalagaan natin ang kaligtasan natin. Pahalagaan natin ang Pasko. Huwag natin itong gamitin sa kalayawan, sa kasiyahan. Sapagat ang tunay na diwa ng Pasko ay pagpapatawad sa kasalanan. Pagpapatawad sa kapwa. Reconciliation. Hope. Love, peace, and salvation. Sabi dito sa huling talata, maminamahal, mag-ingat ka. Baka ikaw ay iligaw ng mga kasiyahan ng sanlibutan. Baka magaya natin yung ginagawa natin nung tayo'y
hindi pa Kristiyano. Ang Pasko'y gugulin natin sa kalayawan, sa kasayahan. Sabi, mag-ingat ka. Sabi ng Job 36 verse 18, masayin natin uling talata, mami na mahal. Uling talata. Dito po sa Job chapter 36 verse 18, sapagkat may puot, mag-ingat ka, baka ikaw ay ligaw ng iyong kasiyahan. Ngunit mailigaw ka man ng kalakhan ng katubusan. Amen. Amen. Sapagkat may puot, mag-ingat ka. Ha? Sapagkat may puot, mag-ingat ka, baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan. Ni iligaw ka man ng kalakhan ng katubusan. Napakamahal ng katubusan natin. Napakamahal ng Pasko. Maraming naghirap, maraming nagsakripisyo, maraming nagbuwis ng buhay bago natuloy ang Pasko. Sabi, baka mailigaw ka ng kalakhan ng iyong katubusan. Mag-ingat ka sapagkat may puot. Naalala niyo yung babae na stewardess, napakagandang babae? Stewardess, Pasko, nung kabilang, nung isang taon. Akala niya, ang Pasko ay pagdiriwang, kasiyahan, pagpapakasaya sa sarili, pahinga sa trabaho at panahon ng kasiyahan. Kapiling niya ang kanyang mga barkada, inuman, kainan, nagkakasiyahan sila. Hanggang kinabukasan, nakita nilang patay. Yun ang sinasabi ng Biblia, mag-ingat ka sapagkat may puot. For the wages of sin is death. Pag namatay tayo, nasa kalayawan ng sanlibutan na sa kasalanan, kailanman hindi tayo kukonsintihin ng Diyos sa kasalanan. Ang tunay na hatid ng Pasko ay iligtas tayo sa kasalanan, hindi para tayo itolerate sa kasalanan. Sapagkat may puot, mag-ingat ka, baka iligaw ka ng iyong kasiyahan. Baka ang ating Pasko, gugulin natin sa kasiyahan, gugulin natin sa kalayawan, gugulin natin sa pagpapakasaya sa ating sarili, hindi natin gamitin para luwalatiin ang Diyos. Mag-ingat ka, sabi ng Biblia. Amen! Everybody shout praise the Lord! Tayo po'y tumayo, mami na mahal. At tiniling natin sa ating mga bisita, lumapit po kayo sa unahan. Mami na mahal, napakamahal ng inyong kaligtasan. Napakamahal ng Pasko. The price of Christmas, priceless. Hindi kayang tumbasan ng sangmundong kayamanan, mga minamahal. Maraming nagsakripisyo, maraming nagbuwis ng buhay. Maraming maraming gumawa ng mga bagay na sakripisyo para lamang matuloy ang Paskong ito, mga minamahal. Habang tayo po'y umaawit, awitin natin ang awiting We Are The Reason. Maminamahal, kahit hindi lumapit po kayo sa unahan sa ating mga bisita, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo ang regalo ng Diyos. Ang tunay at dalisay na regalo sa Pasko ay ang buhay na walang hanggan, sabi ng Biblia. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ, our Lord. Ibuksan niyo po niyong mga puso, mami na mahal. Itaas natin ang ating kamay. Magpuri tayo sa mga but we never realized a baby born one blessed night. Give us the greatest gift of our life. The rain, because of love.
years went by, we learned more about Jesus, the giving of our senses, in what it means. On a dark and cloudy day, a man hang crying in the rain, because of the Lord, because of Pasko, yung regalo ng kaligtasan, regalo ng pagpapatawad, yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yan po ang tunay na regalo na tinanggap natin, mga minamahal, sa Paskong ito. Hindi material, hindi pera, hindi bonus. Ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Hindi na tayo nagsakripisyo, mga minamahal. Wala tayong ginawa, hindi tayo nag-effort. Ang effort na lang natin ay nagpunta tayo sa gawain. Pinaunlakan natin kung sino man ang nagsama sa atin at ngayon, nandiyan ka sa harapan, nakataas ang kamay, tinatanggap ang kaligtasan ng buhay na walang hanggang sa piling ng mahal na Panginoon. Mga minamahal,
Itaas natin ang ating kamay. Huwag tayong gumaya, maminamahal sa mga tao noon. Sabi ng Biblia, ang Diyos ang gumawa ng mundo, ngunit hindi siya tinanggap ng mundo. Mga minamahal, ni-reject siya ng mga tao noon, pero ngayon, tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas. Sabi ng Biblia, ang benepisyo ng tatanggap sa kanya, sabi, ngunit ang tumanggap sa kanya, binibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos. Sa makatuwid ang sumampalataya sa kanyang banal na pangalan. Ang minamahal, sumunod po kayo sa panalangin bilang tanda ng pananampalataya. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, kami po ay mga makasalanan. Malapanginoon, nagsisisi po kami sa aming mga kasalanan. Mula nang kami po yung nag-aisip hanggang sa mga oras nito. Malapanginoon, nananampalataya po kami na ikaw ay ipinanganak sa isang hamak na sabsaban. Ikaw ay nagkatawang tao ng dahil sa akin. Ikaw ay nabayubay sa krus upang iligtas ako sa aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako. Gawin mo po kong tunay na anak mo sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Sa makapangyariang pangalan ng mahal na Panginoon Jesus na akin tinatanggap mula ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Mga minamahal, ipanalangin natin ating mga baguhan, ating mga bagong kapatid sa Malapanginoon. Mga minamahal, pagkatapos niyo pong mabautismuhan, hindi na po namin kayo bisita. Kayo po'y kapatid na po namin sa Malapanginoon. Mga minamahal, kami po'y manalangin para sa inyo, para maisulat ang inyong mga pangalan sa aklat ng buhay. Dakilang Ama sa langit, O Diyos, kami po'y nagpapasalamat, nagpupuri po kami sa mga taong pinadala mo rito, Malapanginoon, upang iligtas, upang sila'y tumanggap sa iyo, Malapanginoon. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, gayon mo sila mga tunay na anak mo. Iligtas mo sila sa punang kanilang mga pamilya, na kanilang buong sambayan, Malapanginoon. At higit sa lahat, hindi nawa ito ang una tuli na kanilang paglilingkod. Ito na po maging simula, Malapanginoon. Pangawakan mo po sila, pangtulungan mo sila, Malapanginoon, na maunawaan ang kalagaan ng kaligtasan sa makapangyariang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Mga minamahal, ang magiging efforts nyo, mga minamahal, para kayo po'y lubusang angkinin ng Diyos bilang tunay na mga anak niya at tagapagmana ng buhay na walang hanggan, magpabautismo po kayo. Nasa Marcos 16:16, sabi, ang sumampalataya at mabautismuan ay maliligtas. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized every one of you in the name of our Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yan po yung nasa Acts 2 verse 38. Ito po yung katulad po ng binyag. Pag tayo may mga anak, pinabibinyagan natin. Kasi hindi sila magiging anak ng Diyos. At ang paniwala pa natin, magiging tiyanak pag namatay yung batang hindi nabinyagan. Pero hindi po totoo yun. Ang bata po hindi binibinyagan. Kasi ang bata, walang kasalanan yan. Walang muwang yan. Sabi ng Biblia, maminamahal, ang mga bata, the little children is the center of the kingdom of God. Ang mga bata pa ang nasa sentro ng kaharian ng langit. Lahat ng mga bata, maminamahal, nandun nakapaligid sa kalulatian ng Diyos. Pagpasok mo sa langit, nandun kagad yung mga bata na namatay na hindi na lumaki. Sila ngayon ang sabi, the little children is the center of the kingdom of God. Kaya yung bata, hindi po binibinyagan. Hindi, isang malaking kamangmangan na mali na itinuro na ating kinagis ng reliyon. Ang binibinyagan yung mga tao na po, mga malaki na. Kasi ang tao po ang makasalanan. Ang bata, walang alam yan, kundi aa, oo, wiwi. Yun lang ang alam ng bata. Kaya hindi po binibinyagan ng bata. Tayo pong mga malalaki na. Kailangan nyo magpabautismo sa pangalan ni Jesus, sa kapatawaran ng inyong kasalanan, at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Eh wag po kayong uwi nang hindi nababautismuhan. Ako po, nung narinig ko yung salita ng Diyos, wala kaming tulog nung napakinggan ko yung salita ng Diyos. Galing ako sa overnight prayer.
Nung napakinggan ko kailangan mabautismuan ang makasalanan, hindi ko inalintan ang wala kong tulog. Umuwi ako basa. Tiniis kong basa, umuwi ako. Wala, hindi, wala pa kaming baptismal robe ngayon. Meron na kaming ibibigay na pambasa. Noon wala pa dahil sa trials pa ang church noon, wala kaming pambiling baptismal tub. Umuwi ako basa. At ang nakakahadlang pa para ako'y magpabautismo, wala kaming sariling lubugan ng tubig kasi nga mahirap pa ang church noon. Nilubog ako dun sa kanal na may lumulutang ng yellow submarine. Sa kanal na marumi. Pero sabi ko, iniisip ko mas marumi ang kasalanan ko dyan kaysa sa kanal na yan. Pero dito, malinis. May tiles. Tiles po ang inyong, may tiles yung lulubugan nyo. Meron kaming tub. Napakalinis. Pwede pa kayong mangiram ng sabon kung gusto nyo pang maligo. Napakaganda na ng paraan natin ngayon, mami na mahal. Kaya nga, walang makakadlang upang hindi kayo mabautismuan. Si Mary nga, grabing sakripisyo niya, ginawa niya yun. Ito pang simpleng bagay lang, hindi natin magagawa. Si St. Mary, si St. Joseph, yung mga bata, nagsakripisyo, yung tatlong pantas, nagsakripisyo sila para matumbasan ang Pasko. Matuloy lang ang Pasko. Pero kayo, bautismo lang ang gagawin nyo. Napakadali niyan. Amen! Praise the Lord. Kaya magpabautismo po kayo, mga minamahal. We love you so much, but there's Jesus loves you more. Huwag po kayong uuwi na hindi nababautismoan. Sayang po. Kung bagas ano, nasa pintuan na kayo ng langit, dumabas pa kayo. Kaya magpabautismo po kayo, mga minamahal. Amen. God bless you po.